Mga kano, kamusta po kayo, no? Ito nga pala yung for shipping natin sa post office. Ayan. Medyo marami, mga kano. Bali, ngayon, magdadakadan tayo papunta sa post office katulad ng dati kasi wala pang sasakyan, mga kano. Ginamit nung binakong lalaki. Medyo marami ito. Mga kano, ayun o. Ilang box din yan. Bali yung mga box na ginagamit natin dito, nahihingi lang natin sa mga convenience store. Kaya hindi na tayo bumibili. Para makatipid din. Kasi yung box dito medyo mahal. Dati bumibili kami yung isang box, 10 MT. Isang ganito. So kung 10 bucks yung magagamit mo, di magkano na yun. Lagyan lang siya ng mineral water, tissue, mga ganun. Hindi naman siya conflict dun sa pagkain. So, tulad na lang nito, oh. Hansel, di ba? And sa atin yan, sa Philippines yan. Family Mart. Yeah. Okay na okay. So ayun mga kano, nag-iwan tayo dun sa may labas ng mga piraso, mga taba-taba. Ayan. Kasi tinitira yan ng mga ibon, yung itim na ibon. Ayan na yan mga kano. Ayan yung ibon na yan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Mayna daw yan yung nagsasalita sa atin. Itura ng ibon na yan mga kano. Itirayan yan. Ayan. So, abangan natin, no? Kung kakainin nila yan. Ano yung lumipad na? Haba ng train na to. Yung ibon, no? Bali, nung bago-bago pa lang kami dito, mga kano, hindi kami masyado nakakatulog. Ako, hindi ako nakakatulog kasi hanggang alas 11:30 may dumadaan pantrain dito. Sobrang ingay. Pero nung matagal-tagal na, yun, sanay na. Bali, pupunta tayo dun sa may ano, kami babalik tayo dun sa may dentist kasi naiwanan ko yung payong ko dun, eh. Mag-i-bike lang tayo mga kano. Ano, nakuha na natin tong ating payong sa dito yan. Yan. Akala nila magpapabunot na ang ngipin. Sabi ko nakalimutan ko lang tong payong. Alam naman niya, eh. Sabi niya, tagal mong di binalikan na. Alalamin, di mo nababalikan yung ano, payong. Medyo mahal din kasi ito, eh. Kaya maybe pwedeng hindi balikan. Madadali tayo ni Commander.
So ngayon, uwi na tayo mga kano kasi ito lang naman yung pinanta natin. Alright. What's up, no, mga ano-ono, kamusta po kayo? Bali, ngayon kasi magpapotok tayo ng chicharon. So, ito, isa likod ko. Ito yung tinatawag na back skin o back pat. Ay, back skin. Back pat yan, mga kano, yan. Kitang-kita nyo, no? Bali, ngayon, pinipreheat natin siya. Ayan, umaalsa na yung iba. Ito naman yung back skin. Yan. So, magkaiba yan ha. Back skin, tapos back pat. Bali, yan yung pipirituhin natin, mga kano. At dito, makikita nyo naman, ay umuulan na naman, mga kano. Magagawa. Talaga yung weather dito sa Taiwan, pabago-bago minsan, sobrang init. Kahapon walang ulan pero sobrang lamig. Ngayon, umuulan pero hindi naman malamig. Sakuan lang. Makulimlim mga kano. What's up, no, mga kano? Bali, nandito tayo ngayon sa barbershop. Dito, tigo 100 lang yung pagupit. And, sakto yung dating ko, kakaalis lang nung ano, nung lugupit. Sabi sa akin, hintayin ko daw siya at pupunta lang siya ng post office. May papadala lang siya. So, sabi ko, sige, okay. Bali, yung gupit dito, 100. Pero kung gusto mo yung, tulad yan, mas mahaba yung buhok ko ngayon. Medyo mahal yan. Nasa 200 yung gupit yan. Plus yung cleaning, yung hugasan yung buhok mo, 20 NT. So, 200, 20 lahat. Bago na naman yung panahon dito sa Taiwan, mga ano. Medyo mainit na malamig, di ko ma-explain eh. Wala kasing ano, araw na medyo makulimlim. Ito mga kano yung ano, yung Taoyuan Power Company. So yung parang Meralco sa atin, ito yun. Ang laki nung ano nila oh. Ang building. Okay. What's up no mga kano? Bali, kasama ko nga pala yung kapatid ko. So, uwi na ulit siya no, sa atin dyan sa Pilipinas. Isang buwan siya nagbakasyon dito no. Uwi na agad. Bilis na mga kano. Bilis ng isang buwan no. Ano masasabi mo? Masasabi ko lang. Ano ka masasabi sa Taiwan? Masaya. Parang di ka masaya. So, yung gamit niya no. Wala naman siya masyadong gamit. So, attend ko lang siya sa Taoyuan International Airport. Na mga kano, yung aking kapatid, uwi na siya. Ano. Bali, nandito tayo ngayon sa Taoyuan Train Station para i-meet up yung ating isang reseller. No? Dalawa yung order niya, bali 40 pieces to. Pinihintay na lang natin siya dito mga kanon. Itong e-bike ko na scooter, talagang sulit na sulit mga kanon. Maliit lang to eh. Sulit na sulit na siya. Itong nga pandili-deliver sa malalapit. Meet up yun. Ito ginagamit yun.
rush hour na ngayon mga kano kasi alas 5 na ng hapon. So uwian na ng mga estudyante, mga nagtatrabaho sa factory. So sama-sama na. Kaya pag gantong oras, talaga namang ano, traffic na sa daming tao. So yun ang mga kano yung ating reseller, no? Nadala na niya yung chicharon mga kano. So pagka ganun, isa lang ibig sabihin nun, no? Pera na yun mga kano, kasi kumita tayo, kumita din yung ating reseller. Ayun yung nakakatawa, no? Give and take talaga pagka gantong ang ganto yung negosyo natin. So kumikita tayo, kumikita din sila. Lalo ngayon din sa Taiwan, pahirapan ng overtime. Karamihan nalilay-off. Nag-layoff na mga company ngayon dito sa Taiwan mga kano, kaya talagang kailangan ng sideline. Hindi na tayo kasi nagluluto pa tayo ng ano eh, ng balat ng baboy mga kano. So ito naman mga kano, pupunta tayo ng post office. Bali papadala natin tong for shipping natin sa ating mga reseller din. So mga kano, mula sa amin hanggang dun sa may post office, 10 minuto rin yung lakaran. Ayoko na kasing magkotse papunta doon kasi mas matindi yung traffic pag gantong mga oras, alas 5. Alas 5 yan hanggang alas 6. Sobrang traffic kaya nilakad ko na lang kasi baka kung may dala pa akong sasakyan, baka mamaya pa ako makauwi. Ito yung ginagawa, ginagawang building. Sandali lang may lagado yun. And mga kano yung kung gaano karami sasakyan.